Hello. Good day ulit sa inyong lahat. So, may ito troubleshoot na naman ako. Ito ay 4HF1 na makina. Dalawa ang problema nito. So, una, walang lakas ang makina. So, pangalawa ay naglilik yung langis bandang harap. So, kita nyo itong belt. Ayan. Naupod na siya. Ayan. Upod na yung belt niya. Dahil nababasa ng langis. So, tatlo lang ang pwedeng daanan ng langis. Kaya napunta dito sa may harap. So, una, pwedeng doon dumaan sa kanyang crankshaft o wheel seal. So, pangalawa, pwedeng dito sa may alternator. So, pangatlo, ay pwede rin dito sa may cover. So, dyan natin hahanapin kung saan dyan nanggaling ang langis na yan. So, dito naman, sa kanyang sluggish or walang lakas, hindi dahilan ng pagkakawalang lakas dito ay yung langis na yon. So, hindi ito knocking. Dahil hindi pa ito tumatagas, dati na itong walang lakas. So, marami kasi ang dahilan ng pagiging walang lakas ng makina na to. So, pwedeng sa interior or dito sa exterior. So, chinik ko na yung bandang exterior niya. So, una, pwedeng kapag barado ang kanyang intake manifold, air cleaner hanggang dito sa may hose, pwede rin walang lakas yun. So, tiningnan ko to, binuksan ko to, at tinanggal ko tong hose na to, pinaandar ko siya, ganon pa rin. Walang lakas. At, pangalawa, pwede rin walang lakas yung makina kapag barado itong kanyang exhaust. So, hanggang doon sa may muffler at dito kapag barado to, pwede rin walang lakas. So, tinanggal ko siya doon sa may exhaust valve niya, pinaandar ko, ganun pa rin. Wala pa rin lakas. Sa injection pump naman, in-adjust ko ang fuel screw niya. So, umusok, pinausok ko ng malakas, pero ganun pa rin. Sluggish pa rin siya, walang lakas. At dito naman, sa fuel line, chinek ko hanggang fuel tank. At dito, sa may injection pump. So, dito sa may screener niya, nilinisan ko na yan. Ayan, yung banjo bolt na yan. Ayan, may screener yan. So, tinanggal ko yan. At tiningnan kung madumi, hindi naman. So, wala na tayong ibang pwedeng mapapaghinalaan. Kung hindi, dito na sa loob ng makina. So, pwede rin dito sa loob ng injection pump yung problema. So ngayon, yun na lang yung dahilan. Pwedeng sa loob ng injection pump na to or sa timing ng makina. So dahil doon, iti-check ko kung sakto ba ang timing ng makina na to. So bubuksan ko ang cover na to at itatap ko ang piston number 1. So, ang titingnan ko ay yung timing doon sa crankshaft pulley at timing dito sa camshaft at timing doon sa may injection pump. So, ako, malapit-lapit ako sa ang problema nito ay sa timing. Dahil sabi ng driver ay simula nung ma-overhaul to at nung paanda rin
Yun na yun, walang lakas. So, samahan nyo ako at tingnan natin kung sakto ba yung timing niya. So, kapag okay naman yung timing ng makina na to, ay dito na tayo magpo-focus sa may injection pump. So, pwedeng kulang sa balance ang mga injector na to, or baka sa loob ng injection pump na yan ang problema. Kaya walang lakas ang makina na to. So pagdating naman sa piston na loose compression, so base sa aking experience, dahil sa ngayon wala tayong pang compression test, kapag yung makina loose compression, kapag walang load, ibig sabihin ay hindi tumatakbo yung sasakyan. Kapag in-accelerate mo siya or inapakan tong silinador, malakas pa rin. Napakalakas. At kapag pinaandar mo ang sasakyan, doon na siya parang walang lakas. So dahil nga sa loose compression siya, wala siyang lakas. At sa makina kasing ito, kahit walang load or nakahinto lang, pag may revolution mo siya, wala talagang lakas. So sisimulan ko na ang pagbaklas sa cover na to at dito sa kanyang shroud. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, so babaklasin ko muna itong shroud at cover at titingnan natin ang kanyang timing. Okay, so natanggal ko na ang kanyang cover at ayan yung timing niya. So punasan natin. Ayun. So dyan okay na siya. At ngayon, titingnan natin ang kanyang timing sa pulley. So, punasan muna natin. Ayan, kung makikita nyo, walang guhit itong sa pulley. So, ang makikita natin na ito lang. Ito yung timing mark sa makina. Pero sa pulley, walang timing mark ulit. Step tayo sa may piston. Doon natin siya ita-timing. Ayan, kita nyo, sakto dito. At yung running mate niya, okay naman siya. Ayan, piston number 4. At ayan, ayan yung piston number 1. Okay naman siya. So dahil doon, walang timing mark ang crankshaft pulley. So dito tayo magbabase. Tatanggalin natin itong glue plug at lalagyan ng rod. So may video ako dito. Panoorin nyo lang paano mag-tap ng makina sa pamamagitan ng pagtingin dito sa glue plug. Okay, tanggalin ko muna ang glue plug na to.
Napakahalaga ng technique na to sa mga mekaniko, dahil gaya nitong makina na 4HF1 na minsan yung timing mark sa pulley nawawala dahil may rubber siya sa gitna. So kapag nag-slide yon, mawawala sa timing ang crankshaft pulley. So ang technique natin dyan, kapag nawala sa timing ang crankshaft pulley, dito tayo magbase sa piston. So ito, tanggalin natin ang glue plug. So ayan, pati yung glue plug niya ay may oil na rin. So hindi normal yung pagsunog niya ng diesel. So una muna tayo sa timing niya, at kapag nakita nating sakto sa timing ang makina na to, at bubuksan ko itong apat na glue plug. Ayan. So kapag lahat yan may oil, dalawa lang ang pwedeng daanan ng oil. So una, pwedeng sa bulb seal. So pangalawa ay doon naman sa oil ring ng piston. So yan lang yung pwedeng daanan ng langis para mapunta sa combustion chamber. So, okay. I-tap natin ang makina na to. Ito, kumuha ako ng welding rod at itutusok natin sa may butas. So, dito tayo magbabase kung nakatap na ba ang ating piston number 1. So, ito naman yung iikot ko sa may crankshaft pulley number 22. Nasakit. So ikutin natin ang crankshaft pulley, counterclockwise tayo. So hawakan na natin ang rod at pakikiramdaman kung ano ang aksyon ng piston. So ayun, bumaba ang piston. So i-clockwise natin. Ayun, tumaas ulit ang piston. Ayun, bumaba ulit. So ibalik natin ng konti pa counterclockwise. So ayan, sa ngayon nakatap na yung ating piston. So tingnan nyo ang camshaft gear. Ayan, sakto naman siya. So ibig sabihin, tugma yung timing ng camshaft gear at piston. So okay na to. Ang titingnan natin ngayon ay yung timing ng injection pump na yan. Okay, tanggal na ang bolt na takip ng timing mark. So ngayon, tingnan natin ang timing mark niya. So sa ngayon, wala tayong makita. Kailangan siguro nating punasan. Punas muna.
So ayan, kung makikita nyo, nasa baba ang timing, hindi siya tugma. So dito sa 4HF1, dapat kung naka 0 ang timing ng crankshaft pulley, dapat nakasentro din yan. So kung pag-uusapan natin ay yung 4HE1, kapag nakasentro or naka-zero ang crankshaft pulley, itong injection pump naman, yan yung phase 2 nya, nakaganyan siya, nasa baba ang timing mark. Dahil sa 4HE1, kapag sinentro mo ang marking na yan ng injection pump, ang crankshaft pulley naman ay magiging 8 degrees before top dead center. So dahil ito ay 4HF1 at sa ngayon ay naka 0 ang crankshaft pulley niya, at itong timing mark ng injection pump ay nasa baba, ibig sabihin naka-retard ang injection pump na to. So bubunutin natin ang injection pump na to at ilalagay natin sa sentro at paandarin natin. Baka yan yung dahilan ng pagkakaslagi niya or walang lakas. Okay. So uulitin ko, sa 4HF1, kapag nakasentro yung timing mark sa pulley, dapat nakasentro din ang timing mark doon sa injection pump. Pero kapag pag-uusapan natin na makina ay 4HE1, kapag naka 0 ang crankshaft pulley, ay yun, nakababa yung timing mark gaya ngayon. So magkaiba ang 4HE1 at 4HF1. Okay, dahil nakaka 20 minutes na tayo, sa next video ko to gagawin, kung paano i-reset ang timing ng injection pump na yan. So abangan nyo lang ang video na yon, para masubaybayan nyo kung ano talaga ang problema ng pagkakaslagi or walang lakas ng makina na to. Okay, at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon, para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. So sana may natutunan kayo sa video kong ito, at kung may katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa aking Facebook page na Alex DIY Boy. So doon naman sa nag-comment na hindi ko nare-replyan, pasensya na kayo, dahil palagi akong busy, at minsan hindi ko mapansin yung nag-message sa akin. So hanggang dito na lang. Bye-bye.